Hello everyone and welcome po sa video natin ngayon. Ako po ulit si Forex Coach Jonathan Liu. And ang pag-uusapan po natin ay yung mga transaction cost natin in trading. Kasi syempre, di ba, kapag may nagtitrade tayo, no, kailangan meron ding transaction cost. Yeah. So kailangan alam natin kung ano yung mga transaction cost din at kung magkano, no, kung mahal ba sila o mura lang. Kasi we have to take into account, no, yung mga ganyang klaseng cost in our trading. Okay. Now, normally, pag nagtitrade tayo, especially with Forex, ang main source ng ating transaction cost would be the spread, no? Yung spread is the difference between the buy price and the sell price, no? Let me make it a little bit more relatable. Pupunta kayo ng banko, no? Sabihin natin, you go to your bank, tapos itanong mo sa kanila, ano yung buying price ng USD PHP, no? Ibig sabihin, kung bibili po ako ng US dollar, magkano po yan? Sabihin sa'yo ng banko, sige, yung rate ngayon nasa mga 52.50. Tapos tanong mo sila, kung magbebenta naman ako ng US dollar, magkano nyo kukunin? Sabihin nila sa'yo, sige, 52 pesos. So, mapapansin nyo, mayroong difference of 50 centavos. Okay? Now, to be frank about it, yan po yung transaction cost nyo doon sa banko. Every time you trade $1 with them, kung ang difference ay 50 centavos ng buy at sell price, nagbabayad ka po sa kanila ng 50 centavos per dollar that you trade with them. Okay? So, yun yung transaction cost mo. Now, outside, you know, if you're going abroad or nagpapalit kayo ng pera, it's good advice to check yung ating spread doon. Kapag mas malaki yung spread, mas malayo yung difference ng buy price at sell price, ibig sabihin mas maling minabayaran nyo. Kung mas maliit, mas konti. No? Now, if you're trading online with XM, it's exactly the same thing. Meron po tayong spread na makikita at meron yung difference between the buy price at saka yung ating selling price po. And dito sa, ano natin, sa platform sa atin, maliit-maliit yung spread natin. It's very, very small. It's almost negligible. No? So normally, we express that in pips. So sabihin natin, yung spread natin sa EURUSD ay 1.5 pips. So sabihin natin yon 1.5 pips. So if you're trading one lot, sabihin natin standard lot, no? That's equivalent to $10 per pip. If your spread is 1.5 pips, then your transaction cost for that particular trade is $15, no? At syempre, 'di ba, kada kimot na igalaw ng market, no? That's $10. So medyo malaki kasi standard lot. So let's say you earn 100 pips from that trade, then that's 100 pips times $10. That's, you know, a profit of $1,000. Ngayon, kung ano yung profit na nakasulat sa platform mo, sa'yo buo yun. Kasi pag trade mo, pag click mo ng buy or sell, meron ka na kaagad bawas doon. Yun yung transaction cost. You start out with a negative. So sabihin natin, di ba, 1.5 pips ka, standard lot, nag-click ka ng buy. You start out with negative $15, no, or negative 1.5 pips. So pag kumita ka ng 100 pips, you earn $1,000, sa'yo buo yung $1,000 din kasi nabayaran mo na yung spread. Simula pa lang. Okay? At pag nagsara ka ng trade, wala nang bayad ulit yung spread. Okay? Now, syempre, pag mas mababa yung volume mo, sabihin natin 0.01, which is 10 cents per pip on a standard account. Then, kung 10 cents per pip yan, yung spread mo ay 1.5 pips, then that would be 15 cents lang. Di ba? Yung transaction cost mo. So, yun yung tinatawag nating spread. That's the first major source of your transaction cost. Now, the second one is actually very small. Ito po yung tinatawag natin na swap, no? Ang swap po, it is overnight interest rate charges. So, every day that you're holding on to a trade, most of the time, meron kang maliit na transaction cost na nag-i-incur, no? Ang tawag doon ay swap. Ngayon, depende yan sa tinitrade nyo ng mga pairs. Okay? So, if you're trading, let's say, EURUSD, iba yung swap cost niyan compared sa USDJPY. Okay? Depende na yan. No? I-right-click nyo lang naman yung pair doon sa MarketWatch. No? Go to the properties of that symbols, no? Or more information right? Para makita nyo. Nandun po nakasulat yung swap. No? Or better yet, pumunta kayo sa website ni XM, nakasulat naman yun per asset class. No? So, maliit na maliit lang yun. If you're trading a relatively safe volume, no, low-risk line trades natin, kahit paabuti mo ng ilang buwan yan, isang taon mahigit, maliit lang yung swap. Alright? So, anyway, yun po ang ating mga transaction cost. And hopefully, mababa lang naman yung ating mga transaction cost, no, kapag mababa din yung ating risk. Alright? So, anyway, thank you everyone, and I'll see you guys on our next video. Bye-bye!